is the reason why there is a decline of Christianity and godlessness in the church? Anong dahilan? Bakit pababa ang mga nananampalataya sa Panginoon at nawawala ang pagiging maka-Diyos sa maraming mananampalataya? Ito po ang katotohanan. There are many converts but not disciples. Marami po ang kumikilala sa Panginoon pero hindi sila nadi-disciple. Alam ba ninyo, mga kapatid, tulad ng sinabi ko po sa inyo kanina, dalawa po ang mission natin sa mundong ito. The great mission was given to us in Genesis chapter 1, verse 27 to 28. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground." Okay? Nangyari po yan. Napuno ng tao ang buong daigdig. Nangyari po yan. Kaya lang, nangyari yan sa state na ang tao ay nagkasala laban sa Diyos. Itong command na to, ibinigay ng Panginoon kay Adan, okay, noong panahon na hindi pa siya nagkakasala. So kaya kinailangan ng Diyos, matapos kainin ni Adan at ni Eva ang bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, kinailangan ng Diyos paalisin sila sa paraiso ng Eden sapagkat maaaring ang kunin nila ay tree of life that would cause them to remain in that sinful condition all the days of their life. Ibig sabihin, wala nang kapatawaran ng tao. But God made a provision in order for man to be saved. By what? By casting them away from the Garden of Eden and by promising that the seed of the woman will crush the head of the serpent. Kaya, nung dumating ang Panginoong Jesucristo, makikita natin, sa Old Testament, sa pamamagitan ng isang tao, sa pamamagitan ni Adan, ang kasalanan ay pumasok sa lahat ng tao. But in the New Testament, sa pamamagitan ng pagsunod ng isang tao na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, naging matuwid din po tayo sa harap ng Diyos. Yun nga lang mga nagsisampalataya sa ating Panginoon. So, our great mission is to go into all the earth and fill, be fruitful and increase in number. Kaya lang ito po ngayon. That was the commandment bago ang tao ay magkasala. Eh, hanggang ngayon, we remain in that sinful condition. So, ano ngayon ang panibagong commandment sa atin? The Great Commission is found in Matthew chapter 28, verses 18 to 20. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age." Bakit sinabi muna ng Panginoon? Kasi oftentimes, ang kinu-quote natin yung verse 19 and 20. Pero sa verse 18, napakahalaga nung sinabi niya, "All authority has been given to me." Because in Genesis chapter 3, nakuha ni Satanas yung authority to domain earth. Kaya hanggang sa panahon po natin ngayon, ang influence ng buong mundo ay na kay Satanas. Influence ng music, influence ng art, influence ng business, kahit sa loob ng church, ang influence kay Satanas. Bakit? Sapagkat nung magkasala ang tao, nawala po sa tao yung authority na yon to govern. Pero ibinalik ng Panginoon yon. Kaya sinasabi ng Panginoon, ang lahat ng kapangyarihan na ibinigay sa akin, tayo na mga nagsasampalataya sa Kanya, ibinibigay niya sa atin ngayon yung panibagong kapangyarihan na yon. Sabi niya, "Therefore, go and make disciples of all nations."